Alright, we are now live. What's up sa inyo mga kapower payaman? Magandang gabi, malamig na gabi kasi malamig dito. So I hope okay kayo. I hope nag-dinner na kayo. Kung hindi pa kayo nag-dinner, pwede naman na kayong mag-dinner habang nanonood nitong ating Q&A session. Alright? So yun, I hope na okay kayo ngayon. At once again, pasensya na dun sa kahapon kasi kita niyo na, pinost ko yung itsura ng Facebook ko, di ba? Talagang wala, hindi talaga ako makapag-live kahapon. Ilang beses ako nag-try kasi usually nagla-live na ako, nagse-set up na ako niyan before pa mag 8 PM, mga usually mga 7:30, 7 quarter to quarter to 8. Kaso ganun yung nangyari, wala talaga eh. Kaya buti na lang okay na ngayon. So bawiin na lang natin ngayon yung supposedly ay kahapon. Okay? So ayan. Ang allotted time ko talaga dito is hanggang mga quarter, hindi 9 PM, nagkamali ako dun sa post ko. Ang allotted time na pwede ko maibigay sa inyo tonight is hanggang mga quarter to 9, mga ganun. Yun na yung pinakamatagal, quarter to 9, kasi meron kaming training ng 9 PM, kaya kailangan ko din mag-prepare dun. So, at saka hindi naman umabot ng hindi naman umabot ng isang linggo, diba? You know, usually, nagtutuars ako pag isang linggo wala. Eh, hindi naman umabot ng isang linggo, kahapon lang naman nawala. So, bawiin natin tonight. Pero kung sakasakali man na halimbawa ay wala nang tanong na pagdating ng mga 8 PM, eh di tatapusin na natin yung live. So, yung haba nito, so maximum of 8:45 tayo hanggang gabi. At kapag wala nang tanong before mag 8:45, tatapusin na natin. So, yung magiging haba nitong ating training ay nakadepende sa mga itatanong nyo. Okay? So, yan. So, once again, before tayo magsimula, no, shout out muna sa mga nandito na. Shout out dun sa pinakauna na nag-comment na nakita ko. Okay, so, yung pinakaunang comment na nakita ko ay si GN. Okay, si GN Arellano. So, magandang gabi sa inyo. So, medyo nanibago yung iba. Kasi nga, wala kahapon, di ba? Wala kagabi. Hindi talaga ako makapag-live. Okay? So, ayun. Shoutout sa mga nandito na, sa mga first timer dyan, comment kayo sa ilalim, i-share nyo na to, itong ating live, kasi kapag ka dumami yung viewers natin, no, baka mamigay nga talaga ako ng pera, baka totohanin ko yung sinasabi ko. pag hindi ako natuwa, edi hindi. Okay. So ayun, kaya i-share nyo na to, i-mention nyo na yung mga pwede nyong i-mention na friends nyo na network marketers na alam nyo na nag-i-struggle, or mga downlines mo na nag-i-struggle. I-leverage yun natin itong Q&A session. Okay, so I hope napanood nyo naman yung introduction. So, sundin natin yung mga naan dun. Okay. So, first, yung mga first-timer, comment kayo dyan para ma-shoutout ko kayo. So, shoutout din kay Gerald, kay Aleha. Tama ba pronunciation ko? Aleha from UAE, Benedict, Jen, Robert. Okay, si Robert, JC, Alan, si Carl Miguel, Melissa, sino pa? Ronnie, Marivic, si Drew, Christine, sino pa yung mga nandito? Vivian, Reynold, Florante, ayan, John Mark, Rolly. So, magandang gabi sa inyong lahat. So, yun. Galingan nyo yung mga tanong nyo para makapag-provide ako sa inyo ng value. Kasi yun yung sa mga tanong nyo nakabase yung mga ituturo ko sa inyo tonight. Okay, kaya galingan nyo. Okay, so may mga nakita naman ako na question. So, magsisimula na tayo na magtanong. By the way, sa mga first timer ay welcome dito sa ating Q&A session. So we hope na makasama namin kayo. Supposedly every Friday 8 PM Philippines time to. Hindi lang ako nakapag-live kagabi due to technical difficulties, pero 8 PM every Friday 8 PM Philippines time to. So hindi to Sabado. Nagkataon lang ngayon. Okay. So yan, with that being said, sagot na tayo sa mga tanong para masulit natin yung oras. It's already 7:17 dito sa akin. So, this first question comes from John Mark. Okay, from John Mark Tanaya. Bakit po kaya ganun? Nung nag-aaral ang sipag ko, kahit mapuyat, mapagod, okay lang. Pagdating naman sa pagninegosyo, tinatamad ako gawin ang mga dapat gawin. Any real talk advice naman po sa akin? Okay. So, hiniling mo yan, John Mark, ha? Real talk, ha? Okay, hindi, joke lang. Magiging mabait pa rin ako as much as possible. Okay. Ito yan. Nung nag-aaral, kasi nabanggit ni John Mark, I'm sure meron rin sa inyong mga nakaka-experience ng ganyan. Nagtatrabaho ka, napakasipag mo, di ba? Kahit alam mo na hindi mo naman matutupad yung mga pangarap mo doon, di ba?
na nag-aaral ka, napakasipag mo, kahit na alam mong hindi naman matutupad yung mga pangarap mo doon. Or baka yun ang ini-expect mo dati, na akala mo matutupad yung mga pangarap mo doon, napakasipag mo. Tapos yung pagdating dito sa negosyo, ang pinag-uusapan na is yung paano to pa rin yung pangarap mo, tapos tinatamad ka na, ganyan-ganyan. So, merong maraming reason, pero ang unang pumapasok na reason sa akin is, hindi ganun kalalim yung rason mo para gawin ng seryoso yung negosyo. Okay, so yun yung unang rason na nakikita ko. Hindi ganun kalalim sa'yo yung rason. Kasi, parang ganito yan eh. Ito, bibigyan ko kayo ng extreme example. Halimbawa, usually, halimbawa, yung sasabihin nyo sa inyo dito mga nag-i-struggle sa... Sino sa inyo dito yung mga nag-i-struggle sa pag-invite? Comment me. Comment me. Yung mga nag-i-struggle sa pag-invite. Di, hirapan ka sa pag-invite. Hirapan ka sa pagbebenta. Hirapan ka sa pag-convince, yung pag-close ng prospect. Comment ka dyan ng me, no? Sinasabi mo na nahihirapan ka dyan. Tapos, struggle ka dyan, ganyan, whatever. Tapos, ito yung example yung bibigay ko sa inyo. What if, isang araw, knock on the wood, wag naman mangyari, no? Example lang. Ay biglang, tawag dito, hinolda, ay kinidnap ang taong pinakang importante sa buhay mo. Or ang mga taong yung pinakang importante sa buhay mo. Let's say, ng mga terorista, kinidnap sila. Or siya, kung sino man yan. No? Isipin mo yung taong pinakang mahal mo at pinakang importante sa buhay mo, kinidnap. Okay, tapos, tinawagan ka ngayon ng mga terorista. Sabi sa'yo, pakakawala namin itong pamilya mo sa isang kondisyon. Okay. Ang kondisyon ay sipagan mo sa negosyo mo. Yun lang, no? Or, pwede rin, kailangan makapag-invite ka ng 100 katao ngayong araw na to. Ngayong araw lang na to. Pag na hindi ka nakapag-invite ng 100 or 99 lang yung na-invite mo, papatayin namin silang lahat. Okay? Or so kung saan ka man nag-struggle, like pag-close ng deal. Halimbawa, nag-struggle ka sa close ng deal. Pag hindi ka nakapag-close ng kahit na 5 prospect, hindi ka nakapagpasali ng 5 prospect ngayong araw na to, papatayin namin tong pamilya mo. Or kung sino man yung kinidnap nila. Anong sasabihin mo? Anong isasagot mo dun sa kidnapper, dun sa terorista? Anong sasagot mo sa kanya? Eh, mahirap eh. Hindi ko kaya eh. Ang hirap nun eh. Struggle ako dyan eh. Ganun ba? Kita nyo? Nakikita nyo? Na naiintindihan nyo? Hindi ka talaga nag-struggle dyan. Sa kung ano man ang struggle na sinasabi mo, hindi ka talaga nag-struggle dyan. Ginagamit mo lang yan as an excuse. Kasi, ginagamit mo lang as an excuse or justification para ipagtanggol yung sarili mo na hindi mo naman talaga kasi ginagawa yung best mo. Feeling mo lang or akala mo lang ginagawa mo yung best mo. Kasi kung halimbawa mangyari yung ganun, imaginein mo mangyari yung ganun, sa tingin mo, di ka makaka-invite ng 100 katao isang araw. Sa tingin mo, hindi ka makakapagpasali ng 5 tao sa loob ng isang araw? Sa tingin mo, tatamarin ka pa rin sa negosyo mo? Kung ganun yung mangyayari. So, naiintindihan nyo? Yun yung sinasabi ko na hindi kasi ganun kalalim yung rason mo. Bakit mo ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Okay? So, extreme example yan. Okay, yung mga binibigay ko. And napakang labo na mangyari yon in real life. Pero, yun yung advantage ng mga tao na wala na talagang binabalikan. Wala na talagang babalikan. Katulad yan yung isa sa mga reason din kung bakit, isa sa mga pinakamalaking reason kung bakit na-achieve ko kung ano yung na-achieve ko ngayon. Dahil dyan. Okay, hindi kinidnap yung pamilya ko. Okay? Ang tinutukoy ko is wala na kasi akong babalikan. No? At hindi kaya ng pride ko na... Tawag dito na maging tama yung mga taong hindi naniwala sa akin. Hindi kaya ng pride ko, tapos babalik ako sa trabaho kasi walang nangyari sa akin. Hindi kaya ng pride ko yun. Kasi sinunog ko na yung bridge ko. Now, hindi ko yung sinasabi sa inyo para gayahin nyo. No? Ang pinupunto ko lang dito is makuha nyo yung lesson. Yan yung isa sa pinakamalaking bagay, bakit ko na-achieve yung na-achieve ko. Kasi nung mga time na yon, pag hindi ako humataw, hindi ako nakabenta ng product, nung nagsisimula ako, pag hindi ako nakabenta ng product, wala kaming kakainin. Magugutom kami. Okay? Magugutom ako. Sinasabi ko kami kasi
pati yung mga tropa ko nung supportado ko, yung mga upline ko na tropa ko, upline ko sila, ako pa yung sumuporta sa kanila, no? Ako pa yung dumidiskarte, no? Para matulungan ko sila. Yung mga tropa ko naman kasi sila, mga kaibigan ko talaga sila. So, yun yung mga time na yun. Wala kaming kakainin. Kaya dumating ako sa point na 10 piso pinagkakasya ko para sa isang meal. Hindi na ako nakakain ng kanin nung mga time na yun. That was 2014. Hindi na ako nakakain ng meal ng mga araw na yun. Ang binibili ko lang 5 pisong hopya, tapos 5 piso na kape. 5 piso yung kape nun nung time na yun. So may kape na ako, tapos may hopya ako. 5 pirasong hopya. 5 piso yung hopya, yung sobrang liliit lang. Hindi yung, minsan yung bilog, minsan yung hopya talaga na legit na parang moon yung shape. Ganon. Pag yung moon yung shape, medyo malaman pa yung nakakabusog yun So, 10 piso na ganon. Tapos, twice a day lang ako kumakain. Sa umaga at saka sa gabi. Minsan sa tanghali at saka sa gabi. Minsan sa umaga at sa tanghali. Sa gabi, wala na. Diretso tulog na. Na-experience ko yun. Na pinupuno ko na lang, inom na lang ako ng inom ng tubig kasi wala na kaming pangkain. Pinagkakasya ko para sa kinabukasan. Actually, nasa akin pa yung notebook kung saan ko sinusulat kung magkano yung ginagastos ko everyday. Nasa akin pa yun hanggang ngayon, buti na lang hindi ko tinapon. Naandyan lang yung nakatago kung saan. Basta alam ko nasa akin pa yun. So imagine mo yung na-experience ko na ganun. Okay, hindi ako nagpapaawa or humingi sa, hindi ko kailangan ng awa. Sinasabi ko yan ay para maipakita sa inyo kung gaano kayo kaswerte kung hindi nyo naman naranasan yung ganun. Okay, kaya huwag kayong gumawa ng mga excuses nyo na ganyan. Okay? Kasi napakaswerte nyo lalo-lalo na. At yan yung ano yan yung isa sa reason kung bakit sinasabi ko din na buti na lang hindi ako sinuportahan ng pamilya ko. Buti na lang hindi ako sinuportahan ng magulang ko. Buti na lang. Kasi kung sinuportahan nila ako, hindi ako magiging successful. Hindi ko ma-achieve kung ano yung na-achieve ko ngayon. Kung sinuportahan nila ako. Kasi makakampante ako Yeah, okay lang, hindi ko gawin yung negosyo. Nakakain naman ako 3 beses sa isang araw Yeah, okay lang, kahit hindi ako maka-invite ngayon, kahit tamarin ako, okay lang. Kasi may natitirhan naman ako. Wala naman ako binabayaran dito, libre naman. Yeah? Kaya buti na lang talaga hindi nila ako sinuportahan. Okay, kaya kung kayo din is ganun, hindi kayo sinusuporta ng family nyo, buti na lang. Buti na lang. Kasi magiging comfort zone nyo yan Usually ng mga tawag dito ng mga tao is, hindi usually, halos lahat talaga tayo ay mas madali tayong ma-attract sa comfort zone natin. Lahat naman tayo may ganyan. Ang nagiging pinagkaiba lang ng successful sa hindi, yung mga successful, aware sila. Pagka nandun na sila sa comfort zone. Yung mga hindi successful, hindi aware. Hindi nila alam na nasa comfort zone na sila. Simple lang naman para malaman mo kung nasa comfort zone ka o wala. Yan, kung tinatamad ka sa negosyo mo, nasa comfort zone ka. Tinatamad ka May oras ka pa para tamarin. Di ba? May oras ka para kumampante. Di ba? Walang pressure. Wala kang nararamdaman na pressure. Yun. Okay. So, i-re-evaluate nyo. Kapag kaganyan. Kapag tinatamad kayo sa negosyo, i-re-evaluate nyo. I-remind mo yung sarili mo, bakit ko nga ba ginagawa to? Importante ba talaga to? Kasi kung hindi importante, tumigil ka na lang. Magtrabaho ka na lang. Bumalik ka na lang sa kung saan, ano yung saan ka nang galing. Diba? Kung nag-work ka before o FW ka, bumalik ka na lang dun. Kung hindi naman importante sa'yo na makuha mo yung mga pangarap mo sa pamamagitan ng opportunity na pinasok mo. Kasi sayang walang kwenta, nagsasayang ka lang ng oras. Diba? So, ganyang klase ako ng upline. Hindi lang sa inyo, pati sa mga members ko. No? Ganyang klase ako ng upline. Pinagkukwit ko pa sila. hindi naman yung mag-quit ka na, wala kang kwenta, hindi naman ganun. Pero ang pinupunto ko is kasi totoo naman sayang oras mo dito, ano bang ginagawa mo dito? 'Di ba kung hindi mo rin naman sineseryoso, kung ang way of thinking mo is try lang, yung resulta mo try lang din. 'Di ba? Testing lang din. Ano ba yung reason bakit mo 'to ginagawa? Sa tingin mo ba yung success makukuha mo kung hindi ka naman seryoso? Alam nyo naman Alam nyo naman. Kahit hindi ko naman sabihin sa inyo, alam nyo naman. Diba? Kung yung ibang, so, para dito, para sa mga first time sa inyo dyan na umattend dito sa aking Q&A session, kung kayo ay masyadong nilalambing ng mga uplines yung ganyan, iba ako, hindi ako ganun. Okay, hindi ako ganun sa, yung mga uplines yung mababait. Wala naman problem sa kanila kung may mga mababait. Kasi, halos lahat ng mga leaders ko mababait din naman. Ako lang naman yung hindi. Sa buong grupo ko, ako lang naman yung hindi mabait Diba?
Pero ganun kasi ako, real talk kasi. Kasi masyadong ang mga tao pagka masyadong binibaby, nagiging baby talaga. Diba? Ayoko ng baby. No, ayoko ng baby sa grupo ko. Ang gusto ko is yung talagang decidido, yung talagang determinado, masipag, yun ang gusto ko. Although naiintindihan ko pag yung mga nagsisimula, may mga baby pa diyan pag nagsisimula pa lang. Syempre, panibagong ano to eh, panibagong industriya to, hindi pa sila pamilya. Tapos magiging tuturuan ko kung paano mag-isip, kung paano maging successful, tuturuan ko kung paano maging mag-isip ng bilang isang negosyante. So medyo maninibago pa, pero pag more than 6 months na tas baby pa din, bala ka sa buhay mo. Okay, so yan yung ano, yan yung sagot ko regarding dun sa tanong ni Janmark. I-re-evaluate mo, bakit mo bang ginagawa yung ginagawa mo ngayon? Bakit ka ba nandyan sa negosyo mo? Okay, so yun. So ayaw na sagot ko yan. Next question. Hanap tayo. Okay, so shout out sa mga bagong dating. Okay, sa mga bagong dating natin dyan. Alright. Wait lang, hanap lang tayo. Okay, ito from Benedict Gabato. Kapag nag-invite po ako, sinasabi ko agad na networking ang business. Pero bago pa ako mag-explain, pass na raw agad. Yun, tama ba yung ginagawa ko, sinasabi agad? Mali. Mali yung ginagawa mo. No? Kapag hindi mo naman sinabing ano, kapag ka, hindi mo sinabing networking, hindi naman sa nagsisinungaling ka eh. Magsisinungaling ka kapag sinabi mong hindi networking. Doon ka nagsisinungaling. Okay? Pero pag hindi mo sinabi na networking, no? Hindi ka gumamit ng kung ano-anong ibang terminologies para itago yung networking. Hindi ka naman nagsisinungaling eh. Diba? So, mas maganda na gamitin mo na term is online selling, direct selling. Pwede yun. Mas maganda, mas tanggap ng tao. Kasi direct selling naman talaga eh. Unless, kung wala kayong tangible product, yun lang. Eh, yun, dun kayo magkakaproblema. Pero kung kayo yung typical na network marketing, which is may mga tangible product, health and beauty, basta may tangible product, meaning yung product na nahahawakan, hindi yung mga services or whatever, diba? Pwede mong gamitin yung term na direct selling. Kapag yung mga services naman na service-based na company is, yung ganun, mga ticketing services, loading or whatever, ganyan, yun, pwede mong gamitin na terminology. Diba? Kasi, pangit talaga sa pandinig ng taong network marketing kahit anong gawin natin sa ngayon. Kaya ngayon ang vision ng Ethical Nation is mabago yan sa pamamagitan ng pagiging ethical natin. Okay? So uulitin ko. Pag hindi mo sinabing networking, hindi naman nagsisinungaling ka. Magsisinungaling ka kapag sinabi mong hindi networking. Kasi networking yan eh. Diba? So gamitin mo yung other ways ng ano, katulad nung sinabi ko, other way ng to earn dun sa iyong company. Which is yung sinabi ko is either direct selling yan or kung may mga services, edi yung mga services yung sasabihin mo. Ayun ang ibungad mo sa kanila. Mas tanggap ng tao kapag kaganon. Alright, so yun. Next question. Wait. Okay, from Lindon Abe. Dami nito. Sa dalawa. Okay, dalawang tanong. Dalawa lang pala. Okay, paano ba pinaka-effective na pag-close ng deal matapos mag-present ng business opportunity? Tapos meron po kasi akong FB ads. Mas maganda ba na ang age range ko start from 18 or dapat 20 pataas? Kasi most of the prospect naging core pero di naman sumasali ay below 20. Okay, so unang sagutin ko muna yung unang tanong. Paano ba yung pinaka-effective na close ng deal matapos mag-present business opportunity? Wala. Walang ganun. Okay, kung ang iniisip nyo is merong something na secret words or secret phrases or secret scripts na basta sabihin mo lang ay sasali na sila, walang ganun. Okay, hindi nag-exist yan. Kailangan mo mag-experiment ng iba't ibang ways. By the way, speaking of closing, meron akong ginawang online course regarding dito pero by Monday siya ilalunch. So abangan nyo na lang. Okay, abangan nyo na lang. Kasama ko dun yung isa kong tawag dito, iniidolo at hinahangaan na kaibigan. Nag-collab kami para magawa yung course na yun about closing the deal. So abangan nyo na lang yan by Monday speaking. Pero walang ano ha, walang magic. Kailangan mong mag-try ng iba't ibang ways para makapag-close ka ng prospect
Hanapin mo kung alin yung mag-work para sa'yo. So, dun sa course na yun, dun ko lang babanggitin kung ano yung mga ways na pwede mong itry. Okay? So, pagdating naman sa FB Ads, okay, hindi ako masyado nagtuturo ng FB Ads kasi para sa akin masyadong broad to. Masyadong broad na topic. Pero, kung hindi nag-work sa'yo, kung ano yung tinatarget mo sa ngayon, edi palitan mo. Kasi sa ads, wala yung ano eh. Ito ha, ito lang, based on my experience pagdating sa paggamit ng Facebook ads, wala yan na, walang klase ng strategy na basta gawin mo lang to, kopyahin mo lang to, tas gagana na yan, kikita ka na, yayamang ka na. Walang ganun. Pag may nagsabi ng ganun, matakot ka. No, kasi kalukohan yun. Okay, walang ganun. Kasi si Facebook pa iba-iba, pabago-bago. Hindi ko alam kung gano'n ka-frequent, pero sa pagkakaalam ko, almost every day. Pabago-bago, ang daming binabago, ang daming tinatanggal, ang daming dinadagdag, daming ina-adjust. Tapos, alam mo yon, kahit sumusunod ka naman sa rules nila, tinitira ka nila. Gumagawa sila ng panibagong rule para matira ka lang. Minsan may mga ganun eh. Kaya masyadong, ano to, masyadong broad itong topic na to. Pero yun yung may recommend ko. Kapag hindi nag-work sa'yo, yung current strategy na ginagawa mo, mag-try ka ng iba. Kasi sa Facebook ads, walang katapusang testing yan. Walang one size fits all na strategy na basta gawin mo lang to, forever, yayamang ka na. Walang ganun. Magbabago ka ng magbabago. Mag-a-adjust ka ng mag-a-adjust. Kasi si Facebook nag-a-adjust na nag-a-adjust. And speaking of Facebook ads, meron na rin akong ginawang course dito. Actually, parang kala-lunch ko lang kanina. No? Baka hindi pa lang umaabot sa inyo. So, hintayin nyo lang. Ay, hindi, by 15 din pala. Pero baka makita nyo na rin. Pero by, alam ko, by 15 din yun lalabas eh. Oo, by 15 din lalabas yun. About sa Facebook ads. Gumawa rin ako ng course about doon. Para doon na. Doon ko na tinuro lahat ng mga pwede kong ituro about sa Facebook ads. Hindi lang ako. Tatlo kami na nagturo doon. Meron pa akong dalawang kasama na mga master din pagdating dyan sa Facebook ads. O, yun, mas mahahaba. Yung dalawa na yun, mas mahaba yung experience kumpara sa akin. Kasi yung isa 17 years, yung isa 14 years. Ako yung pinakang baby sa kanila, 7 years. Okay? So yun. Abangan niyo yun na makita niyo yun, okay? Para mas masaya, para kumpleto. Okay, so yun. Next question. Okay, shout out kay Ronnie Velasco. Okay, ito question from GN. Paano mo mapapatatag ang pagtitiwala mo sa ano, pagtitiwala mo na sarili mo at sa company mo dahil slow pa ang growth ng business o kumbaga struggle pa talaga ang galawan ng aming negosyo kasi baguhan pa lang. So hindi ko sure, Gian, kung alin ang tinutukoy mo na bago, ikaw ba o yung business o both. So sasagutin ko na lang parehas. Okay, kapag ka pag-unahin muna natin yung pagbago yung company. Pagbago yung company, talagang napakalaki ng risk niyan. Kasi usually yung mga bago mag-stable ang isang company, inaabot niya ng hanggang 5 years. Bago mo masabi na stable, pag nalampasan na nila yon, yung unang 5 years na yon. Kasi usually ng mga company, nagsasara yan sa first 3 years nila eh. No, ng mga MLM companies. So talagang malaki yung risk kapag ka nag-start ka sa ganun. Kaya huwag kayong basta-basta magpapadala dun sa mga pioneer. Okay? Make your own research and kapag ka pumasok ka doon, just make sure na willing ka na kung ano man ang mangyari, na kung magsara man yan, ready ka. Okay? Kasi ganun talaga eh. Na-experience ko na kasing masarhan, kaya alam ko kung anong sinasabi ko. Kaya meron talagang ganun kalaki na risk. So, pagdating sa mga bagong company, kaya mas okay pa na magpunta na lang kayo doon sa mga well-established na company kung ang binabasihan lang natin is yung ano, kasi isa yan sa mga checklist eh, isa yan sa mga checklist. Pero marami pa rin naman factors kasi hindi naman porket matagal na yung isang company is okay na siya. Kasi pwedeng okay talaga yung company kasi matagal na siya, stable na siya, okay na. Ibig sabihin, malabo nang magsara yan kasi matagal na sila. Pero, paano naman yung culture? Mag-fit ka ba sa culture? Okay, paano kung ang kultura nila is puro unethical, okay lang ba sa'yo yun? So, yung mga ganun, may iba pang factor. Pero pinag-usapan lang natin ngayon is yung bagong kumpanya or lumang kumpanya, yun lang muna pinag-usapan natin. Kaya hindi ko na-expand dun sa part na yun. So, kung bago, yun. Meron talagang risk. Kaya kailangan, ano mo yan? Pumasok ka dyan. Nag-decide ka na mapunta dyan. So, kailangan, ano yun? Kino-consider mo yung risk na yun. Ngayon naman, pag bago ka pa lang, ito naman, pag ikaw naman yung bago, no? Pag ikaw naman yung bago, ito yung totoo talaga na kailangan nyo na maintindihan. Dapat, ang mindset mo is gagawin mo yung negosyo for at least
5 years at least. Okay. Usually sinasabi ko 3 years eh. Pero 5 years para mas sigurado. 5 years. Dapat ang way of thinking mo is dapat 5 years mo siyang gagawin. At isa sa, ito yung isa sa mga reason kung bakit. Kasi yun yung ganda ng industriya natin eh. Yun ang ganda ng network marketing kasi hindi ang liit-liit ng puhunan. Sobrang liit ng puhunan kung i-compare mo sa mga traditional businesses. Kasi bakit ko sinabi yung 5 years? Kasi ganyan ang way ng thinking ng mga traditional businessman. Bago mag-profit yung isang company o yung isang negosyo na tinayo nila, meron silang 5 years up to 10 years or mas mahaba pa na plano. Yun ang iniisip nila. Sa simula, papasikatin lang muna yung company. Sa typical na traditional business, ganun yung way ng thinking nila. Okay? Yun ang sa pagkakaalam ko, minimum of 5 years bago sila mag-expect ng profit or income, tubo. Simula, paikot lang talaga ng pera. Sipin mo yun ha. Kaya yung mga talagang mga traditional businessman, talagang mga matatatag yan, talagang mga magagaling at mga lodi yan. Dahil ganun yung way ng thinking nila. Eh tayong Pinoy, ng mga typical na Pinoy na walang alam sa negosyo, pagpasok dito sa network marketing, anong thinking natin? Pag di ako kumita dito isang buwan, scam to. Tama, parang tanga lang. Kaya hindi tayo umaasenso eh. Yung mga ganung klase ng thinking na Pinoy. No? So, yun yung kailangan na baguhin. Okay? Yun yung kailangan na ma-adjust. Kasi sa typical na sa network marketing, sa journey ng isang network marketer, sa unang taon na ginagawa mo yung negosyo, nandyan yung pinakamalaking change. Nababaguhin ka. Okay, nandyan yung malaking change na babaguhin. Kung gagawin mo nang tuloy-tuloy sa loob ng isang taon, hindi yung nag-join ka ngayon tapos kung kailan mo lang trip tsaka mo siya ginagawa, tapos after a year, 1 year na ako. So wala ka namang ginawa. 'Di ba? Kung kailan mo lang trip, hindi 'yon counted. Ang tinutukoy ko na 1 year is yung nagsimula ka tapos hanggang 1 year tuloy-tuloy mo siyang ginagawa. Kahit ilang oras lang, basta everyday mo siyang ginagawa. Kahit 2 hours lang, basta everyday, 'yun ang importante. Okay, hindi yung 1 day pero 8 hours or 10 hours tapos the next day wala na ulit. Hindi, walang kwenta 'yon. Okay, mas importante yung consistency kaysa dun sa intensity. Palagi niyo 'yung tatandaan. So, yung ano, yung sa loob ng 1 year nandoon yung mastery ng basics. Okay, doon mo ma-master yung basic. Ano yung basic? Yung tatag sa rejection. Para sa akin yun ang pinakang basic na maraming networker ang hindi nakakalampas kaya hindi umaasenso. Kaya walang nangyayari sa kanila. Tapos sisisihin nila yung product kasi ang mahal, yung complaint kasi blablabla. Mga loser ang gumagawa ng gano'n. Loser way ng thinking. Diba? Yung mga nasa taas lang kasi dyan. Diba? So ako naniniwala naman ako na hindi naman kayo gano'n. Pero yun nga, yung sinasabi ko sa loob na first year. Mastery ng basic. Merong ilan na kumikita na rin agad, merong ilan na yumayaman agad within that first year, merong ganon. Pero iba-iba kasi yung ano natin, yung background natin eh. Kasi ang nakikita lang madalas is, kapag nakita mo, mas mabilis yung resulta ng iba kumpara sa'yo, kahit nauna ka, ang bilis mo magkumpara, hindi mo naman alam kung ano yung kwento niya. Di ba? Ang bilis mo ikumpara yung sarili mo sa ibang tao, hindi mo naman alam yung kwento nun eh. Alam mo ba? Alam mo ba yung buong kwento niya? Yung buong pinagdaanan niya, alam mo ba? Di ba? So, wala, di ba, kaya yun yung tatanggalin niyo, iwasan niyo na magkumpara ng mga ganun-ganun. Kaya niyo, isa rin sa mga reason, kaya niyo nasasabi na mabagal yung progress niyo or mabagal yung result niyo kasi ang hilig mo magkumpara sa ibang tao. Sa halip na mag-focus ka lang sa sarili mo, tingin ka pa ng tingin sa iba. Nagbibigay ka pa ng oras para tingnan yung iba. Kaya ganun talaga, sayang yung oras mo. Di ba? Kakatingin mo sa kanila, sila hindi naman tumitingin sa'yo. Kaya sila, mas lalong kumikita ng malaki. Kasi wala silang oras para tumingin kung kani-kanino. Diba, pansinin mo? So, ganun yon. Okay, so sa first year, yun nandun yung mastery ng basic. Kaya bigyan mo yung sarili mo at least 5 taon sa negosyo. Kung hindi mo kaya yon, huwag mo na itong gawin. Magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang, or whatever na iba mong gawin, bahala ka. Kasi gusto ko nang linawin na ganung way ng thinking dapat, pang long term. Okay, long term. Alam nyo, lalo sa panahon natin ngayon, minsan di ka naman talaga abuti ng 5 years eh. Depende na lang talaga kung di ka nag-i-improve o tamad ka, tas on and off ka, talagang abutin ka ng sobrang tagal, abutin ka ng dekada. Pero kung ikaw talaga yung masipag, tuloy-tuloy, walang drama na kung ano-anong kalokohan, walang excuses, diba? Tuloy-tuloy mo siyang ginagawa, tuloy-tuloy ka nag-improve, di ka abuti ng 5 taon bago maging successful. No, kasi sa panahon natin ngayon,
Lalo na kung nag-start ka online marketing na kagad. Nag-start ako online marketing 2016. Doon ko lang talaga siya naintindihan. Yung iba, yung nag-online na ako nung mga before 2016, pero di ko alam kung anong ginagawa ko. Di ko alam kung anong ginagawa ko. Spam. Yun ang ginagawa ko. Yan ang online marketing ko. Spam. Pero naintindihan ko lang talaga siya 2016 onwards. Diba? Imaginin mo yun. 2013 ako nagsimula. So, nag-offline ako. At hindi ko, hindi naman, ano eh, hindi naman ako nagsisisi na nag-offline ako kasi napakalaking bagay na naitulong rin nun sa akin kasi nawala yung hiya ko. No, nawala yung, na-build yung confidence ko through offline. Malaking bagay yun. Kaya ako nagagawa to. Kasi kung makikilala mo ako before, magiging kaibigan, kung kilala mo ako before, kung kaibigan mo ako before, naging kaklase mo ako nung high school o college, hindi mo aakalain na magiging ganito ako. Never. Kahit naman ako eh. Kahit naman ako, minsan hindi ko na-imagine nung high school ako or college na someday, no, gagawa ko ng mga videos tapos magla-live ako sa Facebook. Wala pa naman ganun nung time na yun eh. Parang wala pa naman, wala pang ganitong live nung time na yun. So hindi ko talaga may-imagine. Okay, kaya yun yung ano, yun yung palagi nyo na iisipin. Bigyan mo siya ng at least sa loob ng isang taon, kung gagawin mo siya, seryosohin mo sa loob ng isang taon para ma-master mo lang yung basics. Usually, kikita ka naman na dun eh. Kaya tigilan mo lang yung hilig mo ng pagkukumpara sa iba kasi habang ngayon pa lang, habang nagsisimula ka pa lang, kasi dyan ako nahirapan. Isa yan sa mga naging struggle ko kasi ang hilig ko magkumpara ng sarili ko sa iba. Even though ang laki na ng kinikita ko, hindi ko na-appreciate kasi ang hilig ko magkumpara ng sarili ko sa iba. Kasi meron at merong mas malaki ang kinikita kumpara sa akin. Walang katapusan yun. Walang katapusan yun. Yun na naging struggle ko. Kahit na ang ganda na ng buhay ko, hindi ko pa rin nakikita yung sarili ko na successful, hindi ko pa rin nakikita yung sarili ko na, recently ko lang talaga pinaniniwala yung sarili ko na hindi, okay na ako, ang ganda na kasi maganda naman talaga buhay ko eh. Hindi ako namang problema sa mga bills, hindi ako namang problema sa kung sa mga ano, yung typical na pinoproblema ng mga tao, diba? Mga bayarin, pagkain, mga ganyan, diba? Hindi ko problema yan, hindi ko na iniisip yan, diba? So recently lang kasi, tapos ang laki ng investment, ang laki ng savings. So, eh, since ang hilig ko magkumpara ng sarili ko sa iba, sinasabi ko, ay hindi, wala yan. Kasi sila eh, mas mayaman sila eh. Hindi naman mauubusan ang mas mayaman, mas malaking kinikita kaysa sa'yo. Hindi mauubusan. So, ngayon pa lang, sinasabi ko na sa inyo, kasi yan yung managing struggle ko ng matagal, ngayon pa lang, habang maaga pa, sinasabihan ko na kayo na, itigil mo na yun. Okay. I-remind mo yung sarili mo every time na ang hilig mong tumingin-tingin sa ibang tao na kung ano man result na mayroon sila, hindi mo alam yung buong kwento nila. Hindi mo alam. Wala kang alam. Ang alam mo lang is kung anong ginagawa mo ngayon. Ang alam mo lang na buong kwento ay kwento mo. Hindi kwento nila. Ang mga naririnig mo na lang kwento nila is mostly yung mga success story nila, konting background sa kanila, pero wala kang alam sa completely na kung anong pinagdaanan nila. Nakakaalam nun sila at yung palagi nilang kasama. Yun isang factor kung bakit natin nakikita na parang bakit ang bagal, hindi mo nakikita yung magandang nangyayari sa'yo kasi nga kumpara ka ng kumpara sa iba. Tama naman, di ba? Mali ba? Pansin mo, yeah, hindi mo nakikita yung part na tumatatag ka sa rejection, hindi mo nakikita yung part na ano, na kung dati chismoso-chismosa ka, tinantanan mo na yon. Hindi mo nakikita yung part na iniiwasan mo na yung mga maling tao. Hindi mo nakikita yung part na hindi ka na basta-bastang nadadown. Hindi mo nakikita yung part na positive ka na mag-isip. Hindi mo nakikita yung part na kaya mo mag-motivate ng ibang tao. Hindi mo nakikita yung part na pag nakikipag-usap ka sa iba, may sense na, may kabuluhan na. Hindi puro chismis ng o kadramahan sa buhay. Hindi mo nakikita yung mga yon. Nakikita mo lang, ang bagal eh, walang resulta, di kumikita eh, maliit. Diba? Kasi nga, kumpara ka ng kumpara. Tingin ka ng tingin sa kung ano yung merong yung iba. Diba? Yun. Wala nang sabta na lang, yung bagal o bilis, subjective, perspective lang rin yan ng tao eh. Kahit ang isa, pwede yung sabihin ng maraming tao na ang bagal niya, kumpara sa kanya, mabilis siya. Perspective niya yun eh. Kung ano yung pananaw niya, yun ang katotohanan para sa kanya kahit hindi katotohanan para sa iba. Kung siya ay sobrang bilis ng resulta, pero ang tingin ng mga tao, ang bilis niya rumisulta, pero ang tingin niya is ang bagal niya, mabagal siya. Kasi yun ang pananaw niya, yun ang pinaniniwalaan niya. So ganun din pagdating sa inyo. So, tingin mo mabagal ka kasi yun nga, hilig mo magkumpara sa iba, mabagal ka talaga.
Okay? So, yun. Okay, next question. I hope nasagutan ko yung ano, nasagutan ko yung tanong. Power ba? Marami ba natututunan so far? Comment nga kayo dyan kung andyan pa ba kayo. Marami ba natututunan so far? Comment learning kung maraming natututunan. Para alam ko na legit itong mga nanonood. May nakalagay dito 43 yung nanonood. Para alam ko na legit at hindi itong mga robot. Baka mga robot lang to eh. Marami ba natututunan? Comment dyan, comment kayo dyan learning. Habang naghahanap ako ng tanong. Okay, shout out kay Ann Nivera from Pasig. Kay Crisel. Crisel, tama ba? Crisel. Okay, ito. Tanong ni Ann Nivera. Ano pa ibang ways para mabawi yung puhunan? Benta ka ng product. Yung product na nakuha mo, benta mo para mabawi mo yung puhunan mo. Usually, tawag dito, hindi naman agad. Minsan kasi may ibang company na hindi 100% yung mababawi mo sa puhunan, or minsan 80% lang. Halimbawa, 10,000 nilabas mo, kung 80% nun is 8,000. So may mga ganun eh. Pero discounted ka na sa product eh. So pwede kung naibenta mo yung 8,000 na yun, ibig sabihin marunong ka magbenta. Ituloy-tuloy mo na lang. No? Para matuloy-tuloy mo siya, mabawi mo yung puhunan mo. Diba? Ayan. Mas madaling makabawi sa ganun kasi yung recruit ka kaagad ng recruit. Tapos ang tatanong sa'yo, kumita ka na ba dyan? Eh, hindi ka pa kumikita. Ano yung sasagot mo? Diba? Mabubulol-bulol ka na. Papasa mo na kay upline mo. Papawir-pawirin ni upline mo. Diba? Hindi ko sinasuggest yan eh. Kasi sa mga member ko, ganun ang turo ko. Pagkakuha mo ng product mo, gamitin mo siya. Kung ano yung maging testimonial mo, yun ang gamitin mo na kwento para maibenta mo sa iba. Tapos doon ka muna mag-focus. O kapag nakakabenta ka na, nasa sa'yo kung i-refer mo rin yung negosyo o hindi, bahala ka. Kung saan ka masaya. Yan, hindi ko naman pinipilit yung mga member ko na mag-recruit. Basta ako, at saka yung mga leaders ko na nagbi-build din, di kami magre-recruit. Ini-inspire namin sila mag-recruit. Hindi namin sila pinipilit. Ini-inspire. Kaya yung mga members ko, nagkukusa na lang sila mag-recruit. Yung iba nga, kahit din pa marunong mag-recruit, kahit ang turo ko magbenta, nagre-recruit na din sila. Hindi naman namin pinipilit. Diba? Kasi in-inspire na lang namin sila. Okay, so yun. Next question. It's already 7:51. Okay, ito from Robert. Robert Ihnampas. How to handle a business kung sa time na nanghihinaan ka na ng loob and nawala na gawin ang pagka-excitement na gawin ang business dahil some of the people doesn't believe in you. And lagi nila sinasabi, scam daw, tsaka networking ba daw ito. Okay, so yun. Unang-una sa lahat, Robert, kailangan mong matutunan yung mga skills, lalo-lalo na sa pag-handle ng objection. Meron akong ginawa na course about dyan. Makikita mo sa description nitong video. Hanapin mo lang yung paano sagutin lahat ng objection ni prospect. Kasi doon ako nagbigay ng mga scripts. As in script na talaga siya. Na halos ika-copy-paste mo na lang para sagutin yung mga most common objection. Tapos every now and then, dinadagdagan ko yun. Pag may mga bago kaming na-encounter na objection, halimbawa, kasi doon ako nakakakuha ng idea. Halimbawa, may bagong naitanong sa akin or may yung member ko nagtanong sa akin paano sagutin tong objection, tapos bago ko lang siya na na-encounter, dinadagdagan ko yung mga script na yun. Okay, so, yun ang unang-una sa lahat. Kailangan malaman mo yung tamang way para mag-handle ng mga objection. Kasi, konektado rin yan sa pag-close ng deal. Kapag di ka marunong mag-handle ng objection, malabo na mapasali mo sila or mabentahan mo sila ng product mo. Hindi mo nasagot yung tanong nila. Okay? Ngayon naman, pagdating dun sa mga tao na hindi naniniwala sa'yo, walang kinalaman yan sa magiging success mo. Okay? Pansinin mo, halos lahat ng mga nakaka-inspire na kwento ng mga lodi nyo, pansinin mo,
halos lahat ng kwento nila, palaging meron dun kasama na hindi sila naniniwala sa akin dati, hindi naniniwala pamilya ko sa akin dati, hindi naniniwala asawa ko, hindi naniniwala kapatid ko, magulang ko, anak ko, or kung sino paman. Pero naging successful sila. Lalo na kung marami na kayo narinig ng mga ganong klaseng success story. No? At yun ang isa sa reason bakit sila nagiging successful. Kasi hindi naniwala sa kanila eh. Eh, paano naging reason yun para maging successful? Eh, hindi nga naniwala sa kanila. Ginamit nila na motivation yun para maging successful. Hindi nila ginamit yun bilang excuse. Na, ayoko na. Kasi hindi naman sila naniniwala eh. Siguro hindi to para sa akin. Hindi ka makakarinig ng success story ng mga ganong klaseng tao. Okay? Kaya, yun yung maganda. Para sa akin, balance talaga eh. Balance talaga yung success dito, sa, lalo na dito sa industriya natin. Huwag na tayo lumayo. Dito sa network marketing. Para sa akin, kasi, actually, success as a, as in, ano, tawag dito, as a whole, kahit sa lahat ng industry, mas maraming, ano eh, mas maraming hindi nagiging successful kaysa nagiging successful. Okay, kahit saan ka pumuntang industry. Para sa akin, tama lang talaga yun. Kasi, ang success pwede naman makuha ng lahat eh. Pero hindi lahat willing gawin ng lahat para makuha ang success. Okay, mas madali kasing magdrama. Mas madaling mag-excuse. Okay, mas madaling mag-justify. Ang dali. Diba? Gano'ng kalaking effort ang gagamitin mo para mag-excuse? Para magdahilan? Para mag-justify? Diba? Pagka nahihirapan ka sa business mo, gano'ng kadaling sabihin na hindi to para sa akin eh? Gano'ng kadaling sabihin yun? Malaking effort ba yung kailangan mo para sabihin yun? Hindi! Diba? Para ka lang humihinga. Hindi mo kailangan ng effort para huminga. Ang dali-daling sabihin. Napakadaling sabihin. Siguro para sa kanila lang talaga yan. Ang dali. Diba? Pero yung effort para sabihin sa sarili mo na hindi, gagawin ko pa rin yung lahat. Hindi, papatuloy ko pa rin yung pangarap ko. Magtutuloy-tuloy pa rin ako. Gano'ng kalaking effort para masabi mo yun? Medyo mahirap talaga, challenging. Kasi kinukontra mo yung emosyon mo eh. At kinukontra mo yung lumang programming mo ng loser mindset. Kasi halos lahat naman tayo nagsimula, loser mindset talaga eh. No, lahat tayo dumaan dyan, loser mindset. Pag mahirap, quit. Dali. Diba? Yung mga madaling pinipili natin ngayon, pagdudusahan natin, maghihirap tayo pang habang buhay. Ganun ang general, ano, tawag dito, isang batas ng universe yan. Kung alin yung madaling pinipili mo ngayon at yung instant na nag-i-enjoy ka kaagad or magiging masaya ka kaagad kasi madali mong pinili, pagsisisihan mo yan usually pagdating sa dulo. Another example, yung ano, no, ito isang example, nag-quit ka ngayon, dali. Okay, wala nang rejection, wala nang failure, wala nang pag-negative ng ibang tao. Babay na din yung pangarap. Wala na din pangarap. Yeah? Wala na rin magandang buhay para sa akin at sa pamilya ko. Yun din yung mga nawala. Sa dadating ka sa dulo, sasabihin mo sana, tinuloy ko na lang. Di ba? Sigurado ako, meron sa inyo dito ngayon na nagsasabi na kung noon, sineryoso ko na to, siguro ang yaman ko na ngayon. Kasi bumalik ka ulit eh, di ba? Nandito ka ulit. Pero dati na-invite ka na, nagsimula ka na, nagdrama ka, tapos nag-quit ka, tapos ngayon nandito ka na ulit. Di ba pumapasok sa isip mo yun, siguro kung sineryoso ko to noon. Di ba? Alam mo yan eh. Diba? Another example, hindi lang sa business. Yung sinasabi ko na isang batas ng universe na pag pinili mo yung madali at yung masarap gawin ngayon, pag sisisihan mo later on, unhealthy lifestyle. Diba? Hilig mo sa mga walang kwentang pagkain. Saya. Fast food, junk food, saya. Sarap kainin, sarap. O, pagdating ng edad na 30, 40, 50, kamusta ka? Masaya ba yung diabetes? Saya? No? Masaya ba yung mga heart problems? Masaya ba yung mataas na cholesterol? Masaya pa rin ba? Ha? Diba? Kasi pinili mo yung madali eh. Yung masarap ngayon. Ha? Bisyo. Sigarilyo, alak. Saya, sarap. Kamusta? Pagdating mo ng 30, 40, 50, 60, kung umabot ka pa dun, kamusta? Masaya pa ba?
Di ba? O balik natin ulit dito sa business. Daming rejection, di sila naniniwala. Quit na lang ako. O, quit na. Sige, saya. Wala nang rejection. Tingnan natin pagdating mo ng 30, 40, 50, 60, 70. Kung masaya ka pa rin. Diba? Yan yung hindi nakikita ng maraming tao. Minsan alam na, alam nyo na yan eh. Yung iba sa inyo, pwede nyo sabihin, alam ko na yan eh. O, alam mo na pala eh. Ba't di mo ginagawa? Diba? Diba? I'm sure narinig nyo na to sa iba. Hindi naman ako bago nagsabi nito. Kaya mo siya paulit-ulit na naririnig. Lalo-lalo ha, pag meron kayo itong isang tip. Pag meron kang training na napaulit-ulit mo siyang naririnig, tapos, ang malupit, sa iba't ibang tao mo siya naririnig. Diba? Parang sign na rin niya ng Diyos na sinasampal sa mukha mo na ito yung lesson. Ang tigas ng ulo mo, ito yung lesson na gusto kong maintindihan mo, hindi mo pa rin maintindihan. Naka-experience ba kayo ng ganun? Diba? Merong lesson kayo na naririnig sa iba't ibang trainer, iba't ibang successful na tao, pare-pares yung sinasabi na naiirita ka na to the point na bakit ulit-ulit na lang to? Alam ko na yan eh. yun yung sinasampal sa mukha mo na hindi mo naiintindihan. Patunay lang yun na hindi mo alam. Or pwedeng alam mo, hindi mo naiintindihan kasi hindi mo ginagawa. Okay? So walang kinalaman yung paniniwala ng ibang tao sa magiging success mo. Normal na madadown ka, normal na panghihinaan ka ng loob. Okay? Actually, yung pag-quit, normal din yan. Kasi dali lang gawin. Diba? Pero ang hindi normal is yung magpapatuloy ka pa rin at gagamitin mo yan na motivation. Kasi yan yung ginawa ko nung nag-start ako. Lahat ng pagne-negative sa akin, lahat ng mga taong hindi naniwala sa akin, lahat yun motivation ko. Okay? Lahat yung ginagamit ko na motivation para maging successful. Hindi ako namamotivate sa mga magagandang salita. Kaya mo yan. Hindi ako ganong klase ng tao. Walang masama doon. Okay? Walang masama doon. Okay? Nakukornihan lang ako personally. Okay? Kaya para ako mamotivate, hindi ako mamamotivate na ano eh, bilang downline, para ako mamotivate. Hindi ako mamamotivate pag sinabihan mo ako na kaya mo yan, tiwala ka lang sa sarili mo. Yeah? May irita pa ako eh. Pag sinabi mo yun. Kasi alam ko naman eh. Alam ko na yun eh. Mamamotivate ako pag trinash talk ako. Ha? Kaya mo ba tayo? Hindi mo naman kaya yan eh. Ganyan ka lang naman eh. Mas doon ako nang gigigil. Para sa akin, kaya mo siyang matutunan. Yung ganong way. Parang nire-reverse psychology mo yung sarili mo. Doon ako nang gigigil. Kasi ginagawa ko na yun ever since high school ako. Hindi pa ako aware. Naalala ko noon, one time nagalit sa akin yung lola ko, third year high school. Kasi tamad talaga ako sa gawaing bahay hanggang ngayon. Yun ang usapan namin ng future wife ko eh, ni Grace, na wag mo ko paggawin ng gawaing bahay, magpapayaman ako. Ako bahala, ako magpapayaman ako, basta wag mo lang ako paggawin yan. Wag mo akong paglinisin, wag mo akong paghugasin ng pinggan, ayaw na ayaw kong gawin yan. So tamad talaga ako ever since na sa gawaing bahay, kasi para sa akin, hindi minsan akala nung ni Grace is parang biro eh. Pero sinasabi ko na hindi ako nabuhay sa mundo para maghugas ng pinggan. Gusto kong umasenso sa buhay. Gusto kong magbabayad na lang ako ng tao para gawin yan. So, ever since noon, tamad na talaga ako sa mga gawain bahay. Tapos, may one time, nagalit sa akin yung lola ko. Yung lola ko, by the way, mabait yun. Mabait na mabait. Napuno lang siya sa akin kasi nga tamad ako sa gawain bahay. Tapos nasabihan niya ako ng walang kwenta. Nung time na yun, galit na galit ako kasi hindi ko naiintindihan. No? Pero, naalala ko, nung sinabi niya sa akin, nasaktan ako kasi mabait nga siya, hindi ko na-expect na, ano, eh, alam niyo, pag yung mga bababait, nagagalit, diba? Nakakatakot din. So, nagkulong ako sa kwarto, nag-iyak ako doon, sabi ko, patutunayan ko sa inyo na mali kayo. Kasi yung sabi niya sa akin, walang kwenta. Pero alam ko, ngayon, alam ko na, naiintindihan ko, hindi ako magalit sa lola ko. No? Naiintindihan ko, nasabi niyo kasi magalit siya. Pero, naging motivation ko yun. Tapos naalala ko kapag yung mga reklamo sa akin ng mga tita ko noon sa nung nasa Bicol ako, naririnig ko na matigas ulo, ganyan-ganyan. Kasi black sheep naman talaga ako eh. Totoo naman yung mga sinasabi nila. No? Naririnig ko kapag gano'n. Nasa kwarto ko, naririnig ko sila. Tapos parang, parang tawag dito, kinukonfronta nila yung tatay ko. Na ganito ako, ganyan, sigas ulo ko, pilyo, ganyan, blah, blah.
Tapos pinagtatanggal ako ng papa ko. Umiiyak ako nun. Hindi nila nakikita, hindi nila alam. Umiiyak ako nun. Sinasabi ko, someday, patutunayan kong mali kayo. No, pag nai-imagine ko yun ngayon, ha, napapump up na ako eh. Ang tagal-tagal na nun, ha? 2011? Hindi pa ako nag-network? Pero yun yung mga motivation ko. Ang dami kong sobrang dami kong na-experience na ganun. Imagine mo from 2011 hanggang ngayon, 10 years later. Ang dami kong na-experience na ganun. Mga taong hindi magandang sinabi sa akin, ang dami. Sobrang dami. Yun yung nag-fuel. Akala nila, okay, akala nila, siguro, hinihila nila ako pababa. Hindi. Sa kanta nga ni, ano, ni Kong, di ba? Saranggola. Saranggola ako, the more na hinihila mo ako pababa, lalo akong lumilipad pataas. Di ba ganun pala pa rin saranggola, kailangan mo hilahin para siya umangat. Di ba? Akala nila, pag sinasabihan nila ako na hindi magaganda, nadadown ako, hindi, nanggigigil ako lalo. Ang dami kong ganun. Merong one time, meron akong pinsan. Yung pinsan ko nun, mabait siya. Hindi lang niya talaga gusto ang network marketing. Tapos narinig ko sa ibang tao, sinabi niya na walang patutunguhan sa network marketing. Basta nasaktan ako nun. Kasi hindi ko na-expect na sa kanya manggagaling, mabait siya eh. Pero naintindihan ko naman, kasi nga, ayaw niya lang talaga sa network marketing. So yun, ginamit ko as motivation. Nagigil ako. Tapos, ito yung mga recent motivation ko, yung mismong kapatid ko, hindi na naniniwala sa akin. Kasi ilang beses na niya ako nakita nag-fail sa network marketing eh. Ilang beses na ako nakita nag-fail. Pinili niya is, mas pinili niya pa na sa iba sumali kaysa sa akin. Ang sakit nun. No? Sobrang nasaktan ako. Hindi ako nagalit sa kanya. Kasi karapatan niya yun eh. Iniisip ko kung ako nasa sitwasyon niya, posible ganun din ginawa ko. You know? Nothing personal. Pero ang sakit sa akin nun, ginamit ko motivation. Ngayon, tinutulungan ko na rin siya na gawin itong negosyo ko. Doon din naman ang end up. Diba? So yung ano mo yung point, ano yung sinasabi ko? Ano yung sinasabi ko? Yun yung punto ko. Walang kinalaman yan sa mga taong hindi naniniwala sa inyo. Ang pinakang importante dyan na factor, ikaw. Ano bang pinaniniwalaan mo? Sila? O sarili mo? Naintindihan nyo ba? Comment nyo nga dyan. Kung naiintindihan, comment kayo dyan ang naiintindihan. Kung naiintindihan nyo kung ano yung sinasabi ko, kung ano ibig kong sabihin. Walang kinalaman ng ibang tao kung naniniwala sila sa'yo o hindi. Ang importanteng naniniwala, ikaw. Kahit lahat ng tao sa buong mundo ay hindi naniniwala sa'yo, no? Masyadong exaggerated yung buong mundo, hindi ka naman nila kilala. Lahat ng tao sa paligid mo hindi naniniwala sa'yo. Kung ikaw mismo naniniwala ka, may mararating ka pa din. Kasi proven na yan eh. Pero kung baliktarin mo, lahat ng tao na nasa paligid mo naniniwala sa'yo, ikaw hindi ka naman naniniwala. Aasenso ka ba? May mararating ka ba? O diba, alam mo yung sagot po. Ito yung tanong, ano yung importante ba kung may naniniwala sa'yo? Wala. Kung, lalo na sa circle of friends mo or ano, circle of influence mo, family, friends, ganyan, relatives, importante pa ba yung paniniwala nila? Kasi mismo sa akin, isa sa mga kamag-anak ko, wala naman naniwala sa akin eh. Wala. Even parents ko. Nagduda din sila. Naintindihan ko. No, dati, nagagalit ako sa kanila kasi hindi ko naintindihan. Pero nung naintindihan ko na, nagpapasalamat ako talaga na buti na lang hindi kayo naniwala. Kasi kung naniwala kayo, anong motivation ko? Wala akong motivation. Kasi ginamit ko na motivation yung ano nila, duda nila eh. Yung kawalan nila ng tiwala sa akin, ginamit ko na motivation eh. Di ba? So yun. So ano yan? Pagmunimunihan nyo yan. Alright? So I hope na marami kayo natututunan so far. It's already 8:07. Okay, may mga tanong pa ba? Meron pa naman yata. Meron pa ba? Ay, meron pa naman. Okay, so yun. So, comment learning kung marami kayong natututunan so far. Comment kayo dyan ng learning.
Okay. So, ito question. From Tin Malones. Ano po ba yung powerful na paraan mag-prospect at saan po magandang market makakuha ng maraming prospect? Okay, so access mo yung unlimited prospects handbook. By the way, marami akong how to invite tsaka prospecting na video sa YouTube. Hanapin nyo doon para mas ano ang tawag dito? Mas madaming information kayo na makuha kasi dito hindi ko masasagot ng buo kasi nga limited time lang yung meron tayo eh. So, pero magbibigay pa rin naman ako sa inyo ng idea. Okay, magbibigay pa rin naman ako sa inyo ng idea about dito. All right. About sa pagpo-prospecting. Okay, about sa pagpo-prospecting. Ito, nung wala pa kayo sa network marketing, di ba kayo marunong mag-invite? Halimbawa, may birthday yan. Gagala kasama yung mga tropa. Hindi kayo marunong. Hindi nyo alam. Meron bang ganun sa inyo? Kasi baka meron nga eh, di ba yung mga ano, yung mga walang kaibigan. Ako kahit papaano, kahit introvert ako, eh, may mga naging tropa pa rin naman ako kahit papaano. Hindi naman ako sobrang loner talaga. Pero may mga taong ganun at wala naman akong problema sa kanila. Wala naman akong ano sa kanila. Hindi ko naman sila pinagtatawanan or whatever. Pero, meron ba sa inyong ganun? Hindi ka marunong mag-invite ng, tara, gimmick, tara, inom, tara, kain. Di ba kayo marunong nun? Meron ba sa inyong di marunong nun? Nung sinabi kong mag-invite ng kaibigan ang pumasok sa isip mo, invite? Ano yun? Salita ba yun? Diba? Meron bang ganun sa inyo? Alam nyo naman eh. Alam nyo, marunong kayo, takot lang talaga kayong ma-reject. Yun ang reason kung bakit nahihirapan kayo mag-invite. Takot kang ma-reject. Okay? Yun ang pinakang importante na kailangan mo malampasan. Yun ang sinasabi ko kanina, yung binabanggit ko kanina, sa first year mo sa network marketing, yun ang pinakang importante na malampasan mo. Yung takot mo sa rejection. Takot mo sa rejection, takot mo sa opinion ng ibang tao, takot mo sa pagkakamali. Yung mga yan. Kasi kahit anong mangyari, kahit anong skills ang matutunan mo, no? Kahit anong mga secret budul-budul strategy ang matutunan mo, walang kwenta yun lahat. Kung takot kang ma-reject, takot ka sa opinion ng ibang tao, takot kang magkamali. Walang kwenta yun lahat. Ako na mismo magsasabi. Sa 7 years ko dito sa industriya na to, alam ko kung ano sinasabi ko. Okay? So, yun yung kailangan nyo na ma-overcome. Paano mo ma-overcome? Paano mo ma-overcome yung takot mo sa rejection? Ito, kung gusto mo matutong maglangoy, paano ka matututong maglangoy? Kung natatakot ka na makainom ng tubig, natatakot kang malunod, paano mo ma-overcome ang takot sa pagkalunod? Kailangan mo malunod. Di ba? Basta buhay ka pa naman nun, di ba? Para ka matutong mag-bike, kailangan mong malaglag. Kailangan mong bumangga, kailangan mong maslide, kailangan mong masugatan. Eh, lahat naman ganun eh. Bago ka natutong maglakad nung baby ka pa, nadapa, umiyak, pero tumayo ulit. At paulit-ulit, nadapa, umiyak, tumayo, nadapa, umiyak, tumayo. Hanggang sa dumating yung time, ilang taong gulang ka na, pag nadadapa ka, di ka na umiiyak. Tatayo ka na lang. Di ba? So, ganun din pagdating dito. Ang importante na mabago at importante na pinaka-importante na maayos at ang pinaka-importante na training sa mga baguhan, hindi yung skills, yung mindset. Kahit anong skills ituro sa'yo, kung palpak mindset mo, walang gagana dun. Kasi hindi mo naman naiintindihan bakit siya gagawin eh. Hindi mo naiintindihan bakit patuloy mo siyang dapat gawin. Kasi yun, takot mag-reject. Pero ito ha, para mas maunawaan nyo, imaginein mo, wala kang takot sa rejection. Wala, as in, wala kang takot. Pag na-reject ka, okay, next. Yeah. Gusto mo mag-business? Ayaw ko niyan. Okay. Ikaw, gusto mo mag-business? Alam mo, yung wala ka talaga nararamdaman, yung manhid ka, imaginein mo na ganun ka. Matatakot ka bang mag-prospecting? Maubusan ka ba ng prospect? Imaginein mo yun. Diba? O ano yung problema? Skills ba talaga?
Yung tamang way ba talaga ng prospecting ang problema? San ba, yung ang problema ba talaga is nagtatago yung mga prospect na uubos na sila? Yun ba talaga yung problema? O natatakot ka lang talagang ma-reject? Kasi ang gusto mo, yung ma-invite mo, sasali na lang. Yung ma-invite mo o yung mapoprospect mo, bibili na lang. Yun ang gusto mo eh. Yung madali. Bad news, walang ganun. Okay? Yun ang bad news. Walang ganun eh. Ang good news is kapag na-overcome mo yun, magkakaroon ng ganun. Pag na-overcome mo yung takot mo sa rejection, magkakaroon ng ganun. Hindi naman kasi talaga sila ano, magkakaroon ng ganun, ibig sabihin magkakaroon ng oo sa iyo kasi ang dami mo nang kinakausap, wala ka nang pakialam doon sa mga nagre-reject. And the moment every time na nagre-reject ka at nasasaktan ka, pero nagpapatuloy ka pa rin, nag-improve ka na nag-improve to the point na namamanhid ka na, gumagaling ka nang gumagaling hangga't sa mahanap mo yung tamang tao. At saka hindi naman porket ni-reject ka ng mga nauna is hindi na sila sasali o bibili sa iyo kahit kailan eh. Kapag marunong ka mag-follow up, pwede mo pa rin sumali at bumili yan. Alam mo ba, yung mga leaders ko ngayon, yung mga leaders ko sa organization ko, yung mga kumikita ng 6 to 7 figures a month, karamihan sa kanila, inabot ng ilang buwan, hindi lang ilang linggo, ilang buwan, ilang taon, bago sumali sa akin. Taon. Pero hindi ko naman sila hinintay. Hindi ko sila hinintay. Invite, reject, next, follow up, invite, reject, next, follow up, invite, reject, next, follow up. Binabalikan ko lang na binabalikan. Follow up lang ng follow up. Walang katapusan. Hanggat di nila ako binablock at hanggat buhay pa sila, nagpa-follow up lang ako na nagpa-follow up. Hindi man araw-araw ha. Nagturo na ako na meron sa YouTube how to follow up. Sa may mga meron akong ginawang video dun. Hanapin nyo na lang. So yun yung ginagawa ko. Kaya yung iba sa kanila, abot ilang taon, mayroon pa nga dun, alam ko, inabot dalawang taon bago sumali. Pero hindi ko naman hinintay. Nag-follow up lang talaga ako. Pero ngayon, nang dahil sa kaka-follow up ko, naging leader, kumita ng 6-figure income. Diba? Nag-rank up sa company, nakabuo ng grupo. Ngayon, makakapag-for good na siya kasi dati siyang, currently OFW siya. Makakapag-for good na siya ngayon. Paano kung di ako nag-follow up kasi takot akong ma-reject? Wawa naman ako eh. Baka i-reject lang ako eh. Baka ngayon, hindi siya, wala pa rin nangyari sa kanya. Diba? Patuloy pa rin na, puro power-power kasi dun siya nanggaling sa kumpanya na pinanggalingan ko din. Puro power-power lang. Diba? Puro unethical strategies. So baka hanggang ngayon, nag-struggle pa rin siya. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyari sa kanya. Diba? So yun ang ibig ko sabihin. Hindi naman porket ni-reject ka ng mga nauna is wala na sila forever. No? Kaya nga marunong ka mag-follow up. Mas importante yung ang pinakang importante para sa akin na skill. Pinakaimportante pero hindi ibig sabihin hindi na importante yung iba ha. 'Di ba? Ano ba yung mga basic skill? Prospecting, inviting, presentation, handling objection, closing, follow up. Para sa akin pinakaimportante follow up. Naandun yung naandun yung pera. Fortune is in the follow up. Nasa follow up yung malaking pera. Ba? Pero hindi ko sinabi hindi na importante yung iba ha, katulad ng sinabi ko. Ang pinaka-importante lang para sa akin yung follow up. Kasi yun yung maraming networker tamad gawin. Okay, tamad or hindi ginagawa kasi pinipersonal yung bawat rejection. Oh, importante syempre nagpo-prospecting, inviting kasi sino i-follow up mo kung wala kang pino-prospect, di ba? Yun ang ibig ko sabihin. Pero pinaka-importante na skill na ma-master is follow up. Pinaka-importante na skill na consistent dapat ginagawa is follow up. All right? So yun. Marami ba natututunan so far? Learning ba? Learning. Alright. Comment kayo dyan kung maraming natututunan so far. Habang naghahanap ulit ako ng tanong. Alright, ito. Ito, from ano pala? From, sino to? Crisel ba? Crisel Bakunawa.
Paano ka mag-handle ng mga leaders mo? Ano po ba yung technique mo? Okay, so pagdating sa pag-handle ng leaders, first of all, linawin ko lang, ano ba ang ibig kong sabihin pag sinabi kong leader? Okay, kasi sa amin, meron sila, ang mga members ko na gustong maging leader, meron silang trial na pinagdadaanan or may mga challenges na pinagdadaanan. So meron kaming program kasi na leadership essential yung tawag namin na training program kung saan magte-training sila doon. Tapos sa pagkatapos ng training na yon, may trial sila na kailangan may challenge sa kanila na kailangan nilang malampasan. May ipapagol ako sa kanila na kailangan nilang i-hit. Pag hindi nila yon na-hit, try again. Okay, hindi sila magiging leader. Pero pag nalampasan nila yun, na-hit nila yun, tsaka lang sila magiging official leader ng grupo ko. Tsaka lang namin sila i-re-recognize as a leader. Hindi kami nagsasabi ng ano, hindi ako yung tipo, dati ganun yung ginagawa ko, which is mali. Yung, ikaw, leader ka, hindi ganun. Okay, hindi ako ganun ano. Kasi, para sa akin, ang leader, kailangan niya may challenge na pagdaanan at malampasan para mapatunayan na leader talaga siya. Wala namang katapusan yung mga challenges na kailangan nilang pagdaanan sa totoo lang sa realidad ng buhay. Pero, meron lang kaming sinet para sa grupo namin. So, yun. So, ibig sabihin, kailangan nilang malampasan yun. May mga requirements bago nila, by the way, may mga requirements din bago nila ma-access yung training na yun. Hanggat di nila na nahihit yung mga requirements na yun, hindi pa nila pwedeng i-access yung training. So, ibig ko sabihin dun, ang punto ko lang dun is, pinahihinog talaga namin ang bawat members. At hindi kami namimilit na magpaka-leader ang isang member. Hindi namin yan pinupush na, magpaka-leader ka. Hindi. Okay. Ayaw na ayaw ko sa lahat yung namimilit. Ayaw na ayaw ko ng namimilit. Kung ayaw mo, di wag. Napakasimple. Dali ko lang kausap. Kaya isa rin sa mga requirement namin dun sa training na yun is kailangan willing ka talagang maging leader. Kasi kung napipilitan ka lang, wag na. Nagsasayang ka lang ng panahon. Okay, kasi sa grupo ko meron akong mga members na may mga rank, kasi may mga rank sa amin sa company namin, may mga rank yan eh. May mga nahihit na ranks pero di naman leader. Oh, hindi naman sila, hindi nila gusto 'yung magagawa ko. Wala namang problema. Ayoko na napipilitan. Mas okay na sa akin 'yung ganun. Na basta rumisulta na lang kayo diyan kung ayaw niyo maging leader, mas okay sa akin 'yung ganun kaysa naman 'yung naging leader kasi pinilit lang. So nililinaw ko yun ha, para at least nagkakaintindihan tayo na baka kasi magkaiba yung definition natin ng leader eh. Kasi baka ganun yung ginagawa mo na, ito parang leader to, sige leader ka na, baka ganun kayo eh. Yung turo-turo lang, hindi ako ganun. Dati ganun ginagawa ko, which is mali. Pero yun nga, lito dinevelop ko yung program na yun, training program namin na yun na merong leadership training na pagdadaanan bago ko sila i-consider na bilang leader. So, ngayon, at least naiintindihan nyo na kung anong ibig ko sabihin pag sinabi kong leader ko, yung mga leader ko. Kasi ayaw na ayaw ko yung pipiliin ko leader. Na-experience ko na yun before kasi nga mali yung way ko eh. Napipiliin ko leader tapos ang daming excuses, ang daming drama sa buhay. Hindi leader yun, loser yun. So ayaw ko na maulit yun kasi nangyari yun sa akin before. Ayaw ko na maulit na magkaroon ako ng ganun na tinuturing na leader tapos ganun. Diba? Ayaw ko na mga mabababang klase. Okay, so ganun ako, naghahanap ako ng quality talaga, yung subok. Subok ng panahon, subok ng challenges. 'Yun ang gusto ko. Okay? Klaro ba tayo doon? So ibig sabihin quality na leader talaga kapag sinabi kong leader ko, okay? So paano ko sila hinahandle? Hindi ko sila hinahandle. Hindi ko sila hinahandle. Bahala kayo kung anong gagawin niyo, basta ako nagpo-provide lang ako ng training. Hindi ako, ang konti lang ng oras na binibigay ko sa grupo ko. Ibig sabihin is yung parang ganito, yung training para sa kanila, ang konti lang ng oras na binibigay ko, live ah, kasi kumpleto na yung grupo namin ng lahat ng basic hanggang advanced na training eh. Ina-adjust ko na lang yun every now and then, dinadagdagan, binabawasan, kasi hindi naman lahat ng strategies mag-work forever eh. So, nagbabago-bago yan eh. So, ganun ako, ina-adjust ko na lang siya. Pero yung mga gantong live na training, actually mamaya 9 PM may training sa kanila, pero hindi ako yung trainer, no? Yung isa sa mga leader ko yung mag-train sa kanila. So hindi ko sila hinahandle yung mga leaders ko, hindi ko sila hinahandle. More on nagbibigay lang ako ng guidance sa kanila. May every now and then meron kaming regular schedule ng training, tapos yung mga leaders ko lang ang pwede na makipag one-on-one coaching sa akin. Privilege nila yon as a leader.
No, sila yung priority kong sagutin sa message. Pag mga nagme-message sa akin, sila yung inuuna kong sagutin. Alam rin yun ng mga hindi leader na sa grupo ko. Sinasabi ko yun sa kanila. Kasi yung iba baka isip, hindi ba favoritism yun? Favoritism talaga yun. Favorite ko talaga mga leader ko. Bakit hindi? Bakit hindi? Kasi ganun ang way ko. At alam yun ng mga member ko. Sila, yun ang priority ko sagutin. Core leaders ko, leaders, members, then the rest. Yan yung priority ko. Okay, so yun ang way ng pag-handle ko sa mga leaders ko is yung mga ganun, every now and then schedule lang guidance meeting, tapos mastermind. Recently nag-mastermind kami, every 6 months namin yung ginagawa eh. December yung last mastermind namin, which is yung nagsama-sama kami, nagbakasyon kami. So ulitin namin yun by June. So yung mga ganun yung way na pag-handle ko sa kanila, tapos PM sa kanila, tapos pag gusto nila na makausap ako, one-on-one, is either mag-schedule kami ng tawag dito, video call, or pinupuntahan nila ako dito sa bahay, kasi sila lang yung pwedeng pumunta sa akin dito. No? Eh, sila lang rin yung nakakaalam ng address ko. So, kasi sila talaga yung pinapriority ko. Bakit hindi? Bakit sila yung pinapriority ko? Bakit sila yung paborito ko? Kasi sila yung committed. Sila yung mga tao na sulit yung oras at effort ko. Alam ko na sulit ang oras at effort ko sa kanila kasi leader sila, pinatunayan nila eh. Dahil 'di ba sinasabi ko, may pinagdaanan silang training program. Nung nanampasan nila, naging official leader sila. Kaya doon ko napatunayan, oh, sulit ang oras ko sa mga 'to. Kasi 24 hours lang yung meron ako, 8 hours pa doon tinutulog ko, 16 hours na lang yung meron ako. Eh libo na yung members ko. Imaginein mo kung lahat sila bibigyan ko ng oras. Ano mangyayari sa akin noon? Dahil ko pa yung nanay. 'Di ba? So, ganun. Tapos, yung mga leaders ko, sila nag-handle doon sa mga members nila. Tapos, tinuturuan ko rin sila kung paano nila i-handle yun. Sila rin mag-handle sa mga, sa mga magiging leader sa ilalim. Actually, hindi na rin eh. Ako na rin nag-handle doon sa mga magiging leader sa ilalim nila. Kasi kukunti pa lang naman. So, yun ang way ko. Okay? Pero pag sa handle yun, kakamustahin everyday, di ko ginagawa yan. Kakamustahin ko sila, i-chat ko sila everyday, di ko ginagawa yan. Tatanungin ko, kamusta production mo? Di ko ginagawa yan. Diba? Mas focus ako sa production ko kaysa sa production nila. Hindi ko naman sila empleyado eh. Mag-produce sila, hindi. Bahala sila. Resulta naman nila yun. Hindi naman akin yun eh. Yun ang way ko. Okay, since ako yung tinanong, yun ang way ko. Hindi ko sinasabi na ako yung tama. Huwag kang makinig. Hindi. May iba't ibang way ng mga leaders. Yun ang way ko. Okay, so I hope na sagot ko yun. Alright, so already 8:26. Question. Ito from sino to? Amerudin. Amerudin Kedsa. Paano maging successful sa business? So masyadong broad ito na tanong. So iisip ako ng pinakasimpleng way, pero hindi ibig sabihin ano yun ha, tawag dito, kumbaga parang yun lang okay na, sapat na, hindi, kasi marami ka kailangan matutunan. Hindi mo naman kailangan matutunan lahat sa simula. Okay, ito na lang, bigyan ko na lang kayo ng tips na biglang pumapasok sa isip ko na importante. Hindi sisimula ka sa negosyo, ang pinakang kalaban ng mga nagsisimula is yung pagiging mainipin. No, gusto ano agad, yaman agad, di ba? Kahit sabihin mo na hindi naman ako ganoon. Kalokohan, no? Lalabas at lalabas 'yan sa actions mo. Nasa mindset mo 'yan eh. No, kahit sinasabi ng conscious mind mo na hindi, ano, long term, subconscious mind mo sinasabi, dapat kumita ka na isang linggo. Dapat 15 na sa 30 kasi ganoon na sana yung utak mo eh. No, lalo na kung nagtrabaho ka before. So, 'yun ang unang-una kalaban ng mga nagsisimula, yung pagiging mainipin. So yun yung kailangan nyo na maayos. So kailangan mong paulit-ulit i-remind yung sarili mo na it will take at least 3 years or 5 years bago ko maging successful dito. At least 5 years na paghataw, 3 years, 3 to 5 years na paghataw, dire-diretsyong hataw. Okay? Ikalawa is yung takot sa rejection, yung binabanggit ko na kanina. Ang only way para mawala yung takot sa rejection ay paulit-ulit kang ma-reject. Kung mapapansin mo, para sa lahat ng, halos lahat ng
kinatatakutan mo, kung mapapansin mo, para mawala yung takot mo dun, kailangan mo siyang harapin. Pansin mo yung ganun. Kung takot ka sa madilim, kailangan mo mag-stay sa madilim para mo siya ma-overcome. Diba? Nakakatakot talaga. No? Kung takot ka sa heights, kailangan mo ma-expose ng ma-expose sa heights para mo wala yung takot. Simpleng sabihin, pwedeng madaling sabihin, mahirap gawin. Ganun talaga. Wala namang ano eh, wala namang sulit sa huli na madaling gawin ngayon. Diba? Ano ba, ay, naintindihan nyo ba yung sinabi ko? Lahat ng sulit sa huli, lahat ng worth it sa dulo, lahat yan pinaghihirapan. Talagang pinaghihirapan. So that's the same with us. All of the time, ang problema sa negosyo ay hindi naman problema talaga ng negosyo. Ang problema sa negosyo ay tayo. Tayo yung may problema. All of the time. No? Tayo yung kailangan mag-adjust, tayo yung kailangan na mag-improve, tayo yung kailangan na matuto, tayo yung kailangan na mag-overcome ng takot. So yun yung mga ano, yun yung mga tawag dito, yun yung mga kailangan na ano, na maintindihan niyo habang pag nagsisimula ka. Ikatlo, kailangan meron kang ano, meron kang tawag dito, mentor na nag-guide sa iyo. Mas maganda papanood niyo yung ano, yung 5 M's. Nasa Walang Power and Bootcamp yung 5 M's of Success. mas magandang explanation yun, yung technical. Yan, may mentor na nagtuturo sa iyo, nag-guide sa iyo para paano ka masenso. So yun yung tatlong simple tips na may bibigay ko sa iyo kung paano ka magiging successful sa business mo. Marami pang iba, pero yung tatlo na lang na muna yun. Aralin nyo na lang yung iba dun sa Walang Power and Bootcamp. Doon ko tinuro lahat. Okay. Question from Juvie Paule. Effective po ba yung flyering ngayon? Kung papayagan ka. Kung papayagan ka mamigay ng flyer. Meron na ba ulit na mamigay ng flyer sa labas? Meron na ba? Parang wala ko nakikita. Sa mall, meron. Diba? Pero pagka ikaw ay network marketer, alam mo, hindi ka papayagan dun eh. Kasi yung mga namimigay ng flyer sa mall, usually may mga permit yun. Diba? Para sa akin, flyering in general, hindi yan nag-work. No? Sa negosyo natin, hindi. Kasi usually, para mapawork mo yan, ang kailangan mo pang gawin is mag-mislead. Okay? Para mapagana mo siya, kailangan mo pang mag-mislead. Ibig sabihin, kailangan kasi nungalingan yung ilalagay mo doon. Kasi pag syempre, nilagay mo doon, online business, whatever, di babaliwalain na nila yan, alam na nila yan eh. Yung flyering sa akin, huling pinagawa ko yan sa mga leaders ko dati. Pero hindi ko naman sila pinag-flyers para kumita talaga eh. Pinag-flyers ko sila para matanggal yung hiya. yun yung pinakang reason ko ba't ko pinagawa yun, hindi para kumita. So parang personality development training yun, hindi siya para kumita. No? Kasi nasa internet na lahat. At kung napanood nyo yung recent video ko sa YouTube, yung 8 lesson na natutunan ko noong 2020, dun ko nabanggit yun. Yung about sa, tawag dito, yun nga, 8 lesson na natutunan ko noong 2020. Yung nabanggit ko about sa offline, hindi na nag-work. Yung mga strategy na yun, hindi na yan, wala na yan. Lalo na nung nagdumating yung pandemic, karoon ng COVID, yan na. Yun na nang umpisa ng pagkamatay ng mga offline strategies. So yung mga offline strategies na yan is optional mo na lang siya kung gagawin mo or hindi. Optional na lang. Pero kahit hindi mo yan gawin, basta nag-online marketing ka at marunong ka mag-online marketing, kikita ka pa din. Okay? So yun. Next question. From Boy Villaro. Tanong ko lang po na dapat ba na mag-sacrifice ng isang bagay para makuha yung mga goals at mga pangarap sa buhay para sa network po at para makatulong po. Salamat. Hindi lang isa. Marami kang isasakripisyo. Now, nakadepende yung dami niyan sa kung anong ginagawa mo sa buhay mo. Okay? Nakadepende. Wala yan. Hindi yan yung... kasi iba't iba tayo eh. Di ba? Nung ako nagsisimula, hindi naman ako breadwinner. Single ako. Wala naman ako sariling pamilya. Mag-isa lang ako. 18 years old ako noon eh. So sarili ko lang naman sinusuportahan ko. So yung mga isasacrifice ko is more on pang sarili ko lang. Pero pag may pamilya ka, pamilyadong tao ka, ibang usapan na. Di ba? Ibang usapan na yun. So yun ang ibig ko sabihin. Kaya
iba't iba tayo. Iba't iba yung mga bagay na isa-sacrifice natin. And use ito yan ha. Pagdating sa sacrifice, hindi ibig sabihin panghabang buhay na. Yun yung maling pagkakaintindi ng karamihan ng mga baguhan na akala nila pag sinakripisyon mo to, panghabang buhay na. Hindi. Halos lahat yan temporary lang naman. Temporary lang. So ano ibig sabihin? For example ako, ano sinakripisyo ko nun? Nagsisimula ako, panunood ng anime at paglalaro. Kasi may hilig ako maglaro eh. Dota. Di ba? Ayan ang hilig kong laruin. Diyan ako addict na addict nung college ako. Sinakripisyo ko. Kasi alam ko na nasasayang yung oras ko. At wala na nga akong pera. Hirapan na nga ako sa pera. Tapos ginagastos ko pa para doon, di ba? So, sinakripisyo ko muna yun. Sabi ko, pagdating nung time, may pera na ako, madali na yun. Totoo naman talaga, pag may pera ka na, madali na yun eh. O ngayon, ginagawa ko na ulit siya. Actually, hindi pa ulit ako nakakapag-dota. Ang tagal na. Pero naglalaro ako. May mga marami akong games na nilalaro. Ang dami kong games na hinabol. Yung ilang taon na hindi ako naglaro, hinabol kong laruin yun isa-isa. Binalikan ko lahat. Kasi meron ako eh. Meron na akong gaming PC. Maraming haba na yung oras ko. May passive income na ako. Kaya ibig sabihin, may income ako kahit as of the, habang nagla-live ako ngayon, may pumapasok na income sa akin. Di ba? Nandito na ako eh. So ibig sabihin, sinakripisyo ko pansamantala yung mga bagay na yun. Ngayon, binabalikan ko. Oh, anong problema dun? Yun naman talaga yung plano ko nung simula eh. At yun yung sinasabi sa akin ng mga mentors ko noon. Sabi nga eh, pag nasa taas ka na, dali lang naman bumaba. Di ba? For example, nasa taas ka, palagi mong kinakain masasarap na pagkain. Di ba? Yung mga, ano tawag dito? Sa buffet, di ba? Yung mga, ano, masasarap na pagkain. Tapos naisip mo na, ay, nakakasawa naman to. Ulam naman tayo ng tuyo. Di ba? Tuyo na may, ano ba yung mga masasarap na, ano, na simpleng pagkain lang. Yung tuyo na may, ano ba, suka. Tsaka bawang, yung suka na may bawang na may paminta. Di ba? Daling gawin. Eh, paano kung nasa baba ka na? Tapos puro ganun yung ulam mo everyday. Tapos nagsawa ka. Anong bababaan mo? Ano ba yan? Puro tuyo na lang yung ulam. Nakakasawa na. Huwag na nga kumain. Di ba? Yun ang baba mo. Pero pag ikaw yung successful, andaling bumaba. Pag successful ka na, may sasakyan ka. Nakakaumay sumakay. Try nga. Commute naman kaya ako. Commute ulit ako. Nakakamiss eh. Commute ka. Dali. Eh, pero pag wala kang sasakyan, nagko-commute ka lang everyday. Nagsawa ka sa commute. Anong baba? Yan ang ibababa mo. Nakasama mo mag-commute. Lakad na nga lang. Nakikita nyo? So yun yung ibig ko sabihin. Pansamantala lang naman yung mga sacrifices na yan. Lalo-lalo na kung kayo ay nagsisimula na bata ka pa at wala ka pang responsibilidad sa pamilya, mas malaki yung advantage mo. No, mas malaki yung advantage mo kasi mas less yung pressure. No, kasi ganun ako nagsimula. Ang pinaka-pressure nga lang sa akin yun, kailangan kong kumita para may makain kami sa pang-araw-araw. Kasi napalayas ako nun eh. Nung nagsimula ako, galit yung tatay ko. No. So, yun yung sinasabi ko. Sacrifice muna sa simula, balikan mo na lang yan later on. Marami ka may isa-sacrifice. Yung mga oras mo sa barkada mo. Alam mo, wala namang kwenta yung mga pinagagagawa nyo. Sacrifice muna. Temporary lang. Sabi lang mo sa mga tropa mo na hindi mo na ako makakasama sa inyo. Sa ngayon lang. Pero bawi na lang ako sa inyo. So, ganun yung ginawa ko recently. Yung pinakang huling, 2019 pa yata yun. Yung huling nagkita-kita kami ng mga tropa ko. Huling nagkita-kita kami. Oh, kumikita na ako ng mga time na yun. Sabi ko, sige, kita-kita tayo. Sagot ko na yung anak. Ako na bahala dyan. Kasi tagal ko hindi sumasama-sama sa kanila eh. Yun yung bawi ko. Diba? Nalimutan ko na kung ilang case yung ininom namin ng time na yun. Limot ko na. Diba, sabi ko, ako na bahala dyan. Kasi yun yung bawi ko sa kanila. Eh, diba? Okay, tapos ano pa yung mga isasakripisyo mo? Yung panunood mo ng TV, paglalaro mo ng ML. Pansamantala lang. Pag marami ka ng pera at may passive income ka na rin at kumikita ka na rin ng malaki, may malaking savings ka na ganyan, dali nang balikan yan anytime gawin mo. Wala nang pupuna sa'yo. Bakit? Successful ka na eh. Di ba? Yun yung tinatawag na pay now, play later. At konektado rin yan dun sa sinasabi ko kanina. Yung sinasabi ko kanina na pag ang pinili mo ay yung madali at yung magiging masaya ka kaagad, madali. ML ka ngayon, saya mo kaagad. Later, pag may asawa at anak ka na,
Tingnan natin yung kaka-ML mo kung anong mangyari sa'yo. Kung anong mangyari sa pamilya mo. Diba? Okay. Pero ngayon, nagsakripisyo ka muna habang bata ka pa or whatever. Kahit may pamilya ka na, binigay mo muna lahat ng oras mo sa negosyo mo. Kumikita ka na ng malaki ngayon, may freedom ka na. Kahit anong gawin mo, okay na eh. Huwag lang yung illegal ha. Huwag lang yung masama. Alam, common sense, alam nyo na yan. Na, pero lahat ng mga bagay na sinakripisyo mo pansamantala, pwede mo nang gawin ulit. Pwede mo nang balikan ulit. Malaya ka na. Diba? So yun. Ngayon, yun ang ginawa ko. Kasi ang pinaka-ambisyo ko is yung mga laro. Ang dami kong laruan dito. Doon na pupunta yung pera ko. Diba? So yun. Okay, pansamantala lang muna. Pay now, play later. Or kung babalik na rin mo yun, kung ayaw mo, di laro ka ngayon, sakripisyo ka pang habang buhay. Ikaw ba lang pumili? Alright. So yun. Meron pa ba? Ayun, nasagot ko yung mga ano, sagot ko yung mga tanong nyo. And I hope na marami kayo natutunan so far. Meron na lang tayong 5 minutes. Hanap pa tayo ng question. Baka meron pa. Meron pa ba? Okay, ito. Last question from Aldave Robert. Ano yung maganda, offline or online? May kanya-kanyang pros and cons yung offline and online. No? Hindi porket sinabi ko na mas maganda ano tawag dito. Hindi porket sinabi ko na yung offline is wala nang kwenta yan pagdating sa mga strategies. Is wala nang kwenta yung offline as a general, as a whole, hindi. Kasi ang pinakamagandang na itutulong ng offline na wala sa online is yung keeping. Okay? Keeping meaning yung pag-build ng relationship, yung pagpapatatag ng relationship sa grupo. Kasi, imaginein mo to, no? Nakakita na ba kayo ng online kasal? Meron bang ganun? Pag sinabi na nung pare, you may kiss the bride, diba, halikan mo yung camera para... Wala namang ganun, di ba? So, yun ang ibig ko sabihin. Offline talaga kailangan gawin. Even though nasa online world tayo, no, meron pa rin mga bagay na hindi mo pwedeng ilagay sa online. Katulad ng mga ganun, yung relationship building, keeping. Yun yung pinakamagandang benefit ng offline na hindi kayang may provide ng online. Na hindi mapantayan ng online, I mean. Kasi pwede pa rin naman, ito, live. Napapanood nyo ako ng live, di ba? Kahit di naman tayo magkasama. Marami kayo natututunan. Na-motivate kayo, na-inspire kayo. Di ba? Ganon din ako pag nagtitrain ako sa grupo ko. Puro online lang. Halos siguro 95 to 97%. O baka 98% pa nga ng mga members ko. Never ko pang na-meet sa personal. Never ko pang na-meet. Halos lahat ng na-meet ko is mga leaders eh. Ilang mga members as halos lahat mga leaders na-meet ko. Meron pa nga akong ibang mga leaders di ko pa na-meet. Yung mga OFW. Kasi OFW sila, di pa sila nakakapag-for good. Pero pag nakapag-for good na, nami-meet ko na sila. So, yung ganun. So, pero, iba pa rin pag nakasama mo sila. Katulad nung naging event namin last December, magkakasama kami. Ibang-iba yung feeling eh. Diba? Mas tumatatag yung relationship, nagkakasama-sama kami, nagkakakita-kita kami na, oh, nare-remind kami na mga totoong tao nga pala talaga tong mga kasama ko. Diba? Ito talaga yung ano nila, nahahawakan ko na sila. Diba? Ganun. So, yun yung pinakamagandang benefit ng offline. Pero pagdating sa production, sa pagkita, okay, sa tag dito, sa recruiting, sa selling, or para ka kumita, magkaroon ka ng sales, online talaga. Nasa online na talaga. Mas efficient, cost effective, mas, yun, mas mura, you know, mas matipid, less hassle, less effort, di ba? And efficient kasi, anytime, anywhere. Kahit yung prospect mo, nasa kabilang dako ng mundo, basta may internet siya at may internet ka, pwede kayo mag-usap. E paano kung offline? Tapos ang layo ng lugar niyo, di ba? Kaya madalas kayong ma-Indian, di ba, nung may offline. Wala nang offline naman ngayon eh. Diba? Pero nung, yung mga nag-offline sa inyo, kaya madalas kayong ma-Indian. Kasi napakalayo, di kasi siputin, tapos malalaman nila, ay, networking pala pupuntahan. O, wala na, bye-bye. Tapos ikaw, excited na excited ka, di ba? Tapos pagpunta mo, di kasi niput.
yan yung halos 2 years mahigit kong naranasan yung ganun, nasanay na lang ako. So yun na naitulong sa akin ng offline kasi tumatag talaga ako. Kaya nung pagdating ng online, nung naintindihan ko yung online, sabi ko, sobrang dali nito kumpara sa offline. Kaya na-appreciate ko talaga yung offline. Okay, kasi kung ikukumpara sa offline, no, anytime pipiliin ko online. Anytime of the day, pipiliin ko online. Pagdating sa pagkita, ha? Pero pagdating sa relationship building, kung hindi kaya ng offline, dun ko siya i-online. Pero kung kaya ko naman i-offline, mas prefer na i-offline. Kaya yung mga members ko, yung mga leaders ko na malapit lang dito sa akin, pag gusto nila akong makausap, leader ha, sinasabi ko, punta na lang dito sa bahay. Kasi malapit ka lang naman, dityan ka lang naman eh. Pinapapunta ko na lang dito sa bahay. Kasi maganda, nag-usap kami sa personal. Okay, pero pag yung mga malalayo talaga, di video call, walang choice eh. Yun talaga eh. Okay? So, I hope na marami kayo natutunan tonight. It's already... yung quarter, mag-quarter to, ano na, 9 na. So, I hope marami kayong natutunan tonight and marami akong naiambag sa inyo. Maraming salamat dun sa mga nagtanong kasi kung hindi dahil sa mga tanong nyo, ay wala tayong topic. Kung hindi dahil sa mga tanong nyo, wala tayong training ngayon. Kaya maraming salamat sa mga nagtanong. I hope marami kayong natutunan at marami kayong nakuhang value. By the way, meron pa akong mga additional training. Makikita nyo, ito may nag-i-scroll sa ilalim. Makikita nyo dyan. At saka kung pinapanood mo tong video na to sa dito sa Facebook, sa description sa taas may mga additional training na pwede nyong puntahan, both free at saka merong yung iba dyan may bayad, pero yung karamihan halos lahat yan free. So i-check nyo na lang, tapos kapag pinapanood mo naman tong video sa YouTube, nasa ilalim yung description, okay? And bago ako matapos, follow nyo ako sa TikTok. Nagpapasikat na ako sa TikTok eh. Marami rin kayo makukuha ng mga kalokohan. Hindi, marami rin kayo makukuhang value dun sa TikTok. Follow nyo ako. Kung kayo'y addict lang rin naman sa TikTok, follow nyo na din ako. Okay, so yun lang. Magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye and God bless. Kita-kits next Friday, 8 p.m. Philippines time.